Ay, magandang gabi ho mga boss. Ginabi na naman tayo. Ah, magbigay lang ho tayo ng ano rito. Sabi ho ni vlogcaster Arman din, eh, i-share daw ho itong vlog niya. Ah, 22 hours ago lang ho ito. At meron ng 45,000 views. Ang dami ha. I-share na ho natin. Eh, kaibigan natin si Arman din eh. Parehas tayong nasa tawag dito, oposisyon. Sabi niya, Tevez, may malakas na koneksyon sa former PRRD administration. Ha? Tulpo, idinawit si Bonggo. Ayan natin si Arman din. Senoritos, in our past vlogs, we already asked the questions. Meron bang pumoprotekta kay suspended congressman Arnie Tevez sa Senado? And we asked this question even before the Senate started its investigation on the killings in Negros allegedly done and executed by the Tevez clan. So, we already posed the question, baka maging tainted po ang investigasyon. And true enough, during the Senate hearing, yun, na nag-post na po naman tayo ng mga pictures at tila sumagot sa atin yung mga taga-Negros at mga taong nakakaalam at nagdala sa atin ng mga pictures ni Bato de la Rosa na chairman pa naman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs. So, those pictures showed him to be very close to Tevez. At pinakita rin po natin dito na nung na-interview si Tevez sa ANC, inamin rin niya na hindi na sila magkakilala, kundi magkaibigan sila. Magkaibigan sila ni Senator Bato de la Rosa. Although during the hearing also, nagalit si Senator Bato. Sinabi niya, very malicious daw yung nag-post ng picture na yun, kasi nag-post po tayo ng picture hindi lang sa YouTube, pati sa YouTube yung picture mismo kahit sa Facebook page natin. At sabi pa kanya, hindi niya in-address yung issue directly. Sabi pa kanya, anyone can take my picture. Kumbaga, sinasabi niya na dinideny niya na close sila, kundi nagkataon lang na nakuha yung picture nila. So, also, earlier sa mga vlogs natin, tinanong rin natin na hindi kaya si Bato could the brother of, could the nephew of the late Governor Ruel de Gamo, si Mayor Fritz Diaz ng Siato Negros Oriental, could Fritz be referring to him nung sinabi ni Fritz, lahat ng PNP chief ay nasa payroll ni Tevez, especially during the Duterte administration. Kaya hindi lang na-survive, lumaki ng lumaki pa yung illegal gambling, di umano, illegal drugs, STL, and criminal or private army groups, ng private army group ng Tevez clan. So all of this could not have happened kung naisama na si Tevez sa mga taong hinahabol ng Duterte government, kung saan 30,000 ang pinatay nila na mostly mahirap na nakachinelas, pero yung naka-helicopter at dalawang private jet hindi pinatay o hindi laman kinasuhan at hindi laman kinulong. So may update po tayo dyan, at ang update natin tends to confirm or affirm what we earlier said in our previous vlogs, na well connected rin si Tevez not only sa Duterte administration but sa Senado rin. At ito comes from a Duterte ally himself, a person Duterte appointed as liaison or presidential liaison to Chinese affairs. Kumbaga siya po ang nakiki
coordinate for in behalf of the of President Duterte sa mga Chinese businessmen. At ito po ay ang kumpare kong si Montulfo. Ito po ay ang kumpare kong si Montulfo. In fact po, si Montulfo was the one who introduced me kay President Rodrigo Roa Duterte when I was still managing my public relations and legal public relations firm na ang pangalan ay Dean and Kings. Ako po may-ari noon, President and CEO. At naging ng tulong si President Duterte kay Mon na, Mon, pwede ka maghanap ng PR na magaling na pwede i-promote yung Davao at saka yung mga ginagawa ko dito. Ito na yung time na Davao Mayor siya. And Mon Tulfo asked me to help at inintroduce siya kaming dalawa ni Duterte. So, ganun sila ka-close. Pero ngayon, may bomba na naman si Montulfo sa Facebook page niya, Ramon Tulfo, kung saan last Sunday nag-post siya ng entry o ng post linking no less than Senator Bonggo. Bonggo sa as being among the protectors or pwede natin sabihin enabler ni Arnie Teves. So this is a big issue talaga po. Bonggo should answer this. Especially nung ako mismo nagwo-wonder bakit si Bonggo supposedly taga Davao siya. In fact, when I was dealing with President Rodrigo Roa Duterte, kami yun ni Bonggo parati nag especially kung walang time si Duterte to go to Manila or wala akong time to go to Davao. Kami yun ni Bonggo na nakikicoordinate sa isa't isa. And Bonggo knows almost every politician and is close with almost all politicians in Mindanao. Pero bakit hindi lang man siya umatid ni minsan sa hearing ni Teves? Hindi lang man siya nagpadlabas ng press release defending or condemning yung ginagawa ni Teves. Considering that he is a congressman from Mindanao, not only Davao, but kami lahat we consider him as a senator, not congressman, sorry, as a senator who should champion the interest of the people in Mindanao. Kasi kakunti lang man talaga senator na galing Mindanao, and Bonggo should be one of them. Pero wala po tayo ni anuman pahayag narinig sa kanya. And ngayon po, ito na ang sagot na why he was missing in action. And really, I hope Bonggo will answer this. So basahin po natin na ang column ni Montulfo. At dito rin, binanata rin niya si Bato, which also confirm yung mga vlogs na... Kakapagtaka nga rin mga boss, di ba? Ni walang ni katiting na salita si Bonggo sa nangyaring patayan kila Gobernador Digamo, di ba? Walang salita eh, di ba? Si Bato naman, parang ano naman si Bato. Ewan ko, maraming drama tong grupo nito eh. Marami silang drama. Di ba mga boss? May tawag-tawag pa si Duterte, di ba? May tumawag pa si Duterte. Galit si Duterte. Yung pala, magkakabarkada eh. Ayon kay Arman din ha. Magaling talaga si Arman din. At noon, yung direct link talaga ni Bato kaya Arnie Teves. So sabi ni Mon, sinusundan ko ang mga hearing ng Committee on Peace and Order sa Senado tungkol sa pagkakapas lang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. I couldn't help but guffaw at the antics of the committee chair, Senator Bato de la Rosa, who called the hearing. In-explain pa niya, ibig sabihin yung guffaw, yung in English, means yung malakas na tawa, yung tawa na parang parang boisterous laughter na parang kwan ka pa. Talagang pinagtatawanan mo isang bagay. Sabi niya,
Paiyak-iyak pa si Bato dahil wala raw disiplina ang PNP na kanyang pinamunuan noon. Noon nagahari-harian at nagkalat ng lagim ang pamilya ni Congressman Tevez, si Bato ay chief PNP na. Oo naman. Imposibleng di nakarating kay Bato ang mga masasamang gawain ng mga Tevez gaya ng trafficking ng shabu. Walang pakundanang pagpatay ng kanilang mga kalaban sa politika. At hindi ba broadcaster nagsumbong na nga sila Governor Digamo diyan nung presidente pa yan, o di ba wala naman silang ginawang aksyon, o di ba eh pala kosa magiging mga taong walang kasalanan sa kanila pero na kurso na daan lang nila pag-aalaga ng mga goons na pumapatay sa kanilang utos, illegal gambling at isak. Meron din ganyan si Digong. Mga goons niya na pumapatay. O, di ba? Mukhang ano nga, di ba? Mukhang talagang magkakosa, di ba? O, si Motabato, si Las Cañas, o, kinabi na, na, may si Las Cañas, napatay niya, may 200, si Motabato, 50. O, sa utos, ni Godfather ni Digong, di ba? O, at ang mga kasamahan nga nila doon, River Returnees at saka mga kapulis o parehas na parehas mga boss. Hindi na napagtaka, biglang lalabas si Digong, naggalit ako. Nung mayor ako, nagsumbong si Gokong we. Sige. Abo. Noong tumistiko si Congressman Tevez sa komite sa pamamagitan ng Zoom, ay binanggit pa nga ng kongresista si Bongo na noon ay special assistant to the president na tumawag pa raw sa kanya. Anong ibig ipahiwatig ni Tevez? Ito po, Ramon Turfo was referring to the investigation kay Tevez, kay Atong Ang noong 2020 po, noong time pa ni Duterte, both sa Senado at Kongreso. Kung sa... Tsaka doon sa vlog ko kahapon, no? Sabi ni Tevez, Boss Boying, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Kawawa na kami. Pati pamilya ko, di ba? Boss Boying naman ang tawag niya kay Boying, di ba? Kanina ko saan sila of engaging in isabong, lalo na si Tevez, at nag-away pa sila ng dati sa PCSO noon na si Sandra Cam, na kaibigan ko rin. Si Sandra Cam, na si Sandra, direkto inakusahan siya talaga dahil siyempre nasa PCSO siya, under sa kanila yung bagay na ito, na isa sa mga nag-illegal gambling si Arnie Tevez. At ganun rin si Deputy Speaker L. Ray Villafuerte ng Camarines Sur. At naghamunan pa nga sila ng suntukan kasi init mainit ulo rin ito si L. Ray. Kasi si L. Ray, sinasabi niya na dapat mag-resign ka kasi isang congressman hindi dapat nag-engage o nag-operate ng illegal gambling operation sa lugar mo. So, or even sa in other parts of Visayas. So, doon sa hearing na ito, sinabi ni Tevez na ay hindi, legal ang ginagawa ko dahil tumawag pa nga sa akin si Special Assistant to the President, hindi pa Senator si Bongo, Special Assistant to the President. Ito pala before, he was referring before pa naging Senator si Bongo. There was a time na tumawag pa raw sa kanya na parang to give assurance na walang masama sa ginagawa niyang isabong activity. So, dapat hindi natin alam our circumstances nito kasi hindi na-explain ni Mon. Pero dapat Bongo should come clean ngayon na diin na nasa ang pangalan niya dito sa mga criminal activity ng mga Tevez. Ano ba?
tumawag siya kay Tevez to give him protection or to warn him. So hindi natin alam, pero for sure kwan sila, MU sila, close sila ni Bongo. So ito rin kaya hindi mahirap isipin tulad ng brinag na eh pag close ka kay Bongo, automatic close ka kay Digong, di ba? Ganun lang 'yun, mga buhos. At automatic close ka rin kay Bato. Tako, Diyos me. Noon na hindi alam ni President Duterte mismo. At inamin naman ni President Duterte, as far as the issue yung shakedown sa Gokwei family, alam niya ito at kunwari galit daw siya kay Tevez. Pero wala naman siya ginawa nung time na yon. So, ituloy natin yung letter, yung post ni Mon. Noong pamansanang PNP chief si Bato de la Rosa, ay natigil na ang abuso ng mga Tevez kung pinatokhan o pinasalvage na ni Bato si Ari Tevez. Ang kaya lang kasi ipapatay ni Bato ay yung mga drug pushers sa kalye at di yung malalaking isda na gaya ni Tevez. O yun. And actually, dapat pinadala si Espinido doon, di ba? Si Espinido, pinadala niya kay Meto. Yung pinatay na mayor o basta Espinido, todas eh, di ba? Wala. Yung tira talaga ni Montulfo ay kay Bato. And yet, again, alalahan niyo si Montulfo ay alay talaga ni President Duterte. Before he became president, pa very close na talaga sila. So, pero naisama lang dito at wala gaano detalye. Yung sa committee hearing pa daw, sinabi ni Bongo ni Tevez na tumawag sa kanya si Bongo. So Bongo should come out with a statement on this. Kasi ngayon, under suspicion siya. Under suspicion si President Duterte, under suspicion si Bato. So all three of them, President Duterte. Wala na, nagmalinis na si Bato, nagmalinis na si Duterte, di ba? Si Bongo na lang, Nagsasabi nga, pasabi mo nga dyan sa Senado, nagalit ako, huh? Tuloy. Senator Bato de la Rosa and Bongo should come out in public to say and to explain. We taxpayers deserve to get to hear an explanation from them. Ano gaano ba talaga ang link nila kay Arnie Tevez at ano bang ginawa nila to clip the wing lang man ni Arnie Tevez. Sana buhay pa yung mga sila Governor Ruel Degamo at iba pang pinatay nila recently, last month lang. Kung napigilan ng Duterte administration ang criminal activities di umano ng Tevez clan. So, please ikalat nyo po itong post na ito. Paunang vlog lang natin sa issue na ito. We will follow up this issue. Pero for now, please share this to your friends and relatives. Ikalat nyo po para ma-up. Senior ko na, ha, friend. Senior ko na. Ito sa opisina ni President Duterte, former President Duterte, Senator Bato and Senator Bongo. And for them to explain this matter to the public. So thank you very much for watching. Also, don't forget to tell your friends to subscribe to the Blockcaster Armandin YouTube channel and also to the Blockcaster, also to the Views Action Destiny channel in YouTube or VAT. So, mucho y mas gracias and see you. Bago po tayo magkulabi, batiin ko lang po yung tita ko, yung tsahin ko po. Happy birthday, Tita Min. Herminia Expectacion Albiar, no? 88 years old na pala ikaw, ha? Buti ka pa't nakaabot ka niyan. Ako eh, alam mo tite, makita ko lang maayos itong maiiwan ko dito sa lupa. Eh, gusto ko na rin. Ayoko na magtagal dito. Daming ando. Ha? Gusto ko na makita kung may langit, ha, Tita Min. No? Dito na, daming demonyo eh. Ha? Siya na itong visit na kapatid ng asawa ko. Ito to. Magkulab na po tayo.
Brother Elias Isjo, shout out ah. Taglaw Vlog, shout out. Rolando Resco, shout out ah. Tawa siya. Sino naman kaya ang maniniwala sa kanya? Lahat kawawa para sa kanya. Abangan natin. Abangan na lang natin ang maging kaso niya. Totoo yan, ha? Me and My Music, shout out, ha? Have a nice evening po, Sir Rox. And to all viewers, sabi niya. Rolando Resco ulit, oh. Kaya dapat, buksan muli ang kaso. Mm-hmm. Jimmy Bautista, shout out. Lahat ay may hangganan. Yan ang nakasulat sa Bible. Totoo yan, ha? Me and My Music ulit, oh. Sir Rox, nung mga nakaraan po, may nasabi ang si Tevez, sangkot si Dugong sa Digamo case. Oh, yan na nga eh. Yan na yan eh. O kaya, nag-ano na naman eh. Nagsasaywar na naman yan si Dugong eh. Oo, ha. Malaya Mendoza, shout out ha. Mabuhay ka, Sir Rox. Kailangan ng bayan ang tulad mo. Salamat, salamat, Malaya Mendoza. Oy, kahapon, oh. Ang ganda nung, ano, collab nung tatlo si Arman din, Atty. Enzo Recto, saka si Toto Causing. Ang ganda. Pinanood nyo po ba? Maganda, maganda. Arnulfo Sediego, shout out. Lito M, shout out. Welcome to the club, Lito M. Tevez, labanan mo na lang sa korte para malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Good evening po, Carox. Totoo, di ba? Eh, kaso nga eh. Nabubuisit na si Tevez eh. Puro kayo... Dadakay ng dadakay. Sampahan niyo na ako ng kaso. Diba sabi niya? Siya pa matapang magamon eh, di ba? Oh. Teka. Gagawin na siyang terorista ni ano? Ni Boeing, ah? Oh, gagawin na siyang terorista. Teka, bakit ba ngayon nilang nire-redtag ng nire-redtag niya si Tevez? Ah? Bakit ngayon lang? Ang dami nyo nang red tag yung mga grupo ni Kibaliw. Ay, Kibaliw, Kibulog, Kibulog, Kibuloy. Hmm? Ang dami nyo nang red tag. Pati si BP Lenin, na-red tag pa. Eh, ayan lang si Tevez na terorista. Hindi nyo na-red tag. Sandamukal talaga kayong mga ewan. Eh. Mga, Renato Del Morar, welcome to the club. Bakit kasi ayaw niyang umuwi at harapin ang bintang sa kanya? Papatayin nga raw siya, Renato. Eh. May nagbabanta raw sa kanyang dalawang matataas. Nasangay na nasa taas ng gobyerno. Ayaw lang niya sabihin kung sino. Me and My Music ulit. May punto naman po talaga si Kong Tevez sa case about sa anak ni Boeing Rimulya X. Rimulya X, Sir Rox. Eh bakit nga yun agad-agad napawalang visa? Oo. Ang tanong, bakit ngayon ka lang nagngangangakak din, Congressman Tevez, tungkol doon sa pagkaka-acquit ng anak ni Rimulya? Bakit ngayon lang din? Oh, puro kayo ano eh. Ha? Bakit ngayon lang din? Bakit ngayon lang din? Oh, kung kailan ngayon ginigipit ka ni Boss Boying mo. Tapos ngayon pinisinisilip mo yung anak niya. Oh, diba? Nagtuturoan talaga itong... Turo nyo na kasi kung sino talaga. Teka. Nasa na? Nahuli na ba si Bantag? Asa na? Ah? Asa na? Sa Colderiera, asan? Walat. Alat na eh. Asan? Ah? Ang dami yung inano sa Senado, nagsasayang. Yung mga pobreng mga sabungero, asan? Masikapirasong tenga man lang, magpakita kayo kung nasa na. Ha? Wala talaga. Hanggang ito ang mga nakapwesto. Tropa to eh, tropa to eh. Tropa sa Dilugong, tropa sa Bato, tropa sa Bongo, tropa sa Boeing. Oo. Tropa po to eh. Tropa sa Bantag. Ah? Anak ng waiting. Oo. Me and My Music ilito. Napawalang sala yung anak ni Boeing. Eh asahan na natin yun, Sir Rox. Ikaw naman ang karatig mo lang ang wifi, di siyempre, totoo. Ogi Casaneda, shout out ha. Sa libel, takot siya, wow ha. Uwi ka na,
Uwi ka na lang para linisin mo ang pangalan mo. Fishing expedition ang ginagawa mo. Hindi ka... Hindi ka nalilinis niyan, sabi ni Oji Castaneda. Me and my music ulit, oh. Parang alam ko yata ang tinutukoy ni Kong Tebe, Sir Rox, yung sino daw ba yung mahilig gumawa ng kwento, ng script, ng pelikula. See? Alam na this. You know po what I mean. Your guess is as good as mine. Ogi Castaneda ulit, oh. Matagal nang wala sa rule of law. Kaya nga umabuso dahil sa sinasandalan mo. Totoo yan, Ogi Castaneda ka. Ha? Matagal nang wala. Sabi niya, wala nang rule of law. Sabi ni Tevez, rule na ng boss ang nasusunod. Matagal na yan. Rule of law kayo na rule of law. Di sana nakapasok na yung ICC dito. Pero ayaw ng boss. Kaya rule ng boss ang susunod. At sumusunod sila sa boss. Pati si His Excellency. Ha? Ogi Castaneda ulit, oh. Hindi ba ibinaon pa nga ng hindi ba ibinaon pa nga sa tubukan bakho pa nga ang ginamit sa lalim ng pagkakatago? O, totoo. Talagang tinanim, eh, di ba, Ogi? Ang lalim, eh. Elizabeth Scarra, shout out. Good evening, Sir Rox. Okay din naman yung interview kay Tevez. At least, yung bawat side, malalaman mo ang katwira nila. May mga tama at yung katwira ni Tevez, parang alam niya kung paano ito malulusutan sa korte. Mag-antay na lang tayo kung saan ito hahantong. Abangan na lang natin ito, Sir Rox. Totoo yan, Elizabeth, ha? May nakapasok na isang gago rito, tinanggal ko na lang. Hindi naman siya subscriber, oh, sabi ng gago. Makatevez ka pala, sabi niyo. Sabi nung ano niyo, makatevez ka pala, mag-unsubscribe na ako, ulul. Huwag ka nga. Ang tanga po pala kung sabihin mo makatevez ako. Hindi mo tinapos yung vlog. Ba't kaya may nakakainis pag nakakapasok na bobo? Kaya ayoko mag-live, eh. Ayoko mag-live, eh. Hindi ako matyaga sa bobo. Oo. Kaya pag may nabaka ako, binuburo ko lang. Me and my music, shout out ulit, ah. Sir Rox, ako di naman po sa naniniwala kay Kong Tevez, ha? Pero parang habang tumatagal, lalong lumalaon na lalim lalo ang kwento sa balon. Good night po, Sir Rox. Ingat po sa family niyo. Ingat, me and my music, ha? Rodolfo de la Cruz, shout out, ha? Ako rin, Sir Rox, hindi ako believe dyan kay Gonggong Remulla. Hindi parehas magdesisyon yan. Sabi nga ni Tevez, wow, ang bilis, ang galing mo, Boying. Totoo, hindi rin ako believe dyan. Ha? Eh kung matinuba naman, ano yan, di sana pinatutukan. Hindi na sana nawala si Bantag. Pinasurveillance na sana yan. Dahil alam naman niya yan na magkakaroon ng warrant of arrest. Inuloko lang tayo na itong mga to, eh. Mga boss, sa totoo lang, ilukuhan, eh. Diba? Ha? Lukuhan, eh. Niloloko nito ang mga to. Pinaiikot na ito. Ang ano ng Pilipinas, totoo. Takin mo. Dadalawa lang niya si Bantag sa kasusulweta. Nawala pa. Tapos ngayon, eh. Ano sabi? Manhunt na kung ano-ano. Wala talaga. Wala. Ay ka, Percy. Pwede na sa nuan. Good evening po, Carox. Magandang balita. Nagkasama sila Atty. Enzo, Toto Causing at Vlogcaster Amandin. Magandang naging usapan o talakayan nilang tatlo ang pagkakaisa sa katotohanan issue. Balita, God bless po. Oo, napanood ko. Oo. Pag kami, baka sakasakali makasingit, oo, sa live nila. Robin Ami, shout out. Wala na palang rule of law sa Pilipinas, sabi ni Tevez. Ayos daw ang justice system, sabi naman ni Remulla. Sino ba nagsasabi ng totoo? More power, karaoke. Galing mo, Robin Amis. Ang galing mo. Ang gagaling nyo naman lahat, eh. Totoo lang. Kaya lang kanina nga, sabi, may nakasingit na tanga. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Talaga nga naman, ang demonyo ay takot sa kapwa. Demonyo. Is it? Ha? Ba, galing na ito, Raul Villanada. Lahat magaling, eh. Ano? Greetings, Kuya Rox. Talaga naman, ang demonyo ay takot sa kapwa. Demonyo. Katulad ni Tevez. Ano ang kinatatakot niya?
sa pagkademonyo niya na yan, sinong papatay? Papatay sa kanya. Di kapwa demonyo niya. Ay! Kervin Sapeda, may friend shout out ha. Naku, naku, Sir Rox. Ito naman. Tantanan na niya ang sobrang kuda ng kuda sa halatang nagbubuhulbul na naman ang kanyang dila ha. Sa kasinungalingan. Kung ako sa'yo, Mamang Kalbo, lumabas ka na lang sa lungga mo. Kung talagang ikaw ay malinis, walang kasalanan, anong kinatatakot mo? Sukul na sukul ka na. Panay pa hirit mo. Bakit di ka lumabas at magpasama sa mga private army mo na kaya ka lang ubod ng tapang kasi meron kang mga high grade na mga armas, mga malulupit na hitman. Pwe, ay nako, namang Mamang Pulpul na Kalbo. Huwag mong daanin sa pa-interview. Lumabas ka. Umarap ka sa mga mamamayan. At harapin na at sa harapan namin, kantahin ng isang malupit na My Way ang nobela ng buhay mo. Magkakaalaman kung talagang the end is near you. The end is near for you, buisit. Pwede, parati mo babatawa niya ito. Renato Messina, shout out ha. Ala ko kahit katiting nakabilib-bilib kay Rimulya. Kahit sa screen ng TV, you can read his eyes. Parehas tayo, Renato Messina. Kala mo, ikaw lang ha. Wala rin akong kabilib-bilib dyan. Okinawa, Japan. Wala na lang talaga eh. Oo. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed morning, Karoke. Watching for Edmonton, Alberta, Canada. Ang masasabi ko lang ay bakit ayaw mong lumantad at ipaliwanag mo ang iyong sarili? Kapareho ka rin ni Bantag at Sulweta. Hay, nako Pilipinas. Stay safe and healthy. Galit si Librado. Librado ulit oh. Kerimulya, no way, hindi ko po malimutan ang ginawa niyang pambabastos habang inaawit ang pambansang awit. So, talagang hindi ako bilib dyan sa Boying Rimulya. Parehas tayo. MJ Doktora, shout out my friend. Si Mary Joy to eh. Ang galing din to. Ito. Arnie, you are a heartless, ruthless, and lawless individual. Just like in the wild, wild west. Napakasinungaling mo. Tell your story to the Marines, bugok. Ay, ako. Bugok at baliw lang ang maniniwala sa iyo. What are you talking about? Si Marvin na 'yan. Si Marvin na yeah, si Marvin nandiyan 'yan, nakatira sa bahay mo. 3 days bago minasakir si Governor Digamo. Diyan sa sugar mill, nagpractice ang mga ni-recruit mong mamatay tao. Lie, lie until you die. Honey, you have a mindset of a criminal. Hinayupak ka. Matakot kang mamatay. Mamamatay tao ka naman. It's a waste of time listening to your explanation. Paulit-ulit lang na wala namang substance. Just keep your mouth shut. Galit si friend MJ. Ay. Sherby Sapeda, sabi ulit to. Oy, shout out sa mga Sherby Sapeda's Angel, ha. Ines-ines, ha. Sabi niya, service up eh daw. Isang malupit na gabi po sa ating lahat, Sir Rox. Hello to all, Rocky Warriors. Additional comment ko po, Sir Rox, para kay Mr. Stem Cell. Alam mo, friend, Sherby na. Maski gagani-ganito ako, ayoko makipagpalit sa kaya dyan. Kaya ano, ako magiging congressman. Tapos, terrorista pa. Ayak na! Si Boying, oh. Lalo mong pinasama eh, ah, Boying. Justice, ah. Para mong pinalabas na yung mga bumoto kay Congressman Tevez ay mga baliw dahil lang naiboto nila isang terorista pala. Ano ba itong pili? Kaya sabi ko nga, ako yan eh. Makita ko lang maayos yung maiiwan ko. Yoko na rito sa Earth. Okinawa, Japan. Di ba, Prince Erwin? Ah?
tuloy natin. Tigilan mo na ang panay pa cute pa sa interview mo. Sa totoo lang, di ka cute. Isa kang halimaw na nakakatakyot. Ah, weh, o ano ang silbi ng isang damakmak mong kayamanan ngayon? Ah, para kang bubuwit na daga. Patago-tago, o di ba? Karma is real, ha, Sir Rox? Karma is real, ha, Sir Kalbo? Kaluoy man gidong, kahit ang dami mong power at pera, walang magawa kasi di mo ma-enjoy ang buhay mo ngayon. Ang konsensya mong ang konsensya mong si Taning, di ka na pinapatulog. Tawa-tawa si Prince Irvin. If you were if I were you, dong, suko ka na lang, gid, oy. The truth will set you free, pero sira lang ulo maniniwala na ikaw ay isang kalbong inosente. No peace with you. And unti-unti ka na lang nilalamon ng konsensya mong bulok dahil sa mga karumaldumal na kasalanang ginawa mo. Kaya ang verdict ko para sa iyo, sa kaso mo, isang malupit na belat, ha? Mabuti nga sa iyo. Good night po, Sir Rox. Walang katapusan, salamat po para sa inyo. God bless po, Sir Rox. Dito lang po kami, kasama mo palagi sa mga prayers mo. Always be safe po. Always stay safe kayo, mga friend, ha? Friend Sherbin, ha? Norma Arcilia, shout out, ha? Nagpapaniwala ka ba dyan? Lumabas sila ni Bantag. Kung totoong wala silang mga kasalanan, yun ang magandang, o baka natatakot silang mahirap yatang makulong habang buhay. Di ka na makakapag-enjoy. Totoo yan, Norma. Eto, Lilia Ruasa. Sabi niya, welcome to the club, Lilia. Pumapatay kayo ng tao dahil sa kapangyarihan. Yun ang kawawa dahil may mga pamilya. Ang mga yon, totoo. Ha? Johnny Bigood, shout out. Magaling sasagot at mga tuwiran itong si Tevez, pero sinungaling pa rin. Galing. Ha? Cassandra Daisy, shout out. Ha? Tama ka naman, Mr. Rox. May mata si Tevez sa gobyerno. Halimaw versus halimaw. Kawawang mga ordinaryong Pilipino. Walang justice sa bansa natin. Totoo yan, Cassandra ka, ha? Cassandra Daisy ulit, oh. Bakit maraming unsolved crimes sa Negros at mga investigador nagmumukhang mga tanga na kunwari hindi alam ang kakapal ng muka? Totoo yan. Galit ka na naman, Cassandra ka, eh. Elizabeth Iscari ulit, oh. Sir Rox, wala akong bilib sa pinagsasabi niyan. Bakit siya nang babato ng ibang baho, eh siya dyan ang nasa hot seat. Kaya ewan ko, mayabang kasi ang klaseng tao na yan. Naghari-harian sa lugar nila at may malakas at marami din yung private army. Kaya siya lang naman ang may kakayahang gumawa niyan. Yan ang tingin ko dyan. Oh, totoo yan, ha? Li Chang, shout out Li Chang, ha. Granting totoo yung mga sinasabi ni Tevez. Ibig sabihin niya, dinoble cross siya ng mga kasamahan niya sa sindikato. Well, sabi nga, pag hindi ka na asset sa grupo at nagiging liability ka na, you will be shout wide or you better hide or lick their ass if you still want to be around or be dead. Matira matibay, kawawa naman tayo sa mga kabataan ni Digong. Kailan ba tayo makakatakas sa pangil ng tigre at sa kuko ng buitre? Yung mga pera at alas, droga at armas na nakumpiska sa said raid, nasaan na kaya? Just asking. Oh, totoo yan. Galing ni Lichang. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Sir Rox, yung sinasabi niya na walang resistance, yung pumasok para patayin si Tigamo, kilala kasi ng mga polis, yung mga yun, na tao nga ni Tevez.
At kahit sino magugulat sa pagpasok ng mga armadong tao, mabibigla dito kaya walang resistance dito. Mga tao ni Digamo, ang isang suspect lalo pa at positibo naman siya ang utak dito. Ganyan na sinasabi na puro pambabato sa ibang baho. Dapat idepensa na lang niya sarili niya kaysa putak siya ng putak. Yan Tevez na yan, ewan ko hay. Galit si Elizabeth. Elizabeth Escarioledo. Dagdag comment ko pa ho dito kay Tevez. Kita nyo ang tikas ng pananalita nito. Ibang klase. At may point din naman ang mga katwiran niya. Kasi nga, may mali nga sa mabilisang paglaya ng anak ni Rimulya. E droga nga ang kaso nito. Kaya ito ang butas na nasisilip ni Tevez. Kaya malakas ang loob na magsalita ito ng ganyan kay Rimulya. Natotoo naman, yan ang hirap sa mga ito. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Sabay tawa ni Elizabeth Iscaring. Galing mo ha. Poor Angel, shout out ha. Dapak po ay maraming namatay noon pa sa Negros. Di na material mga tok na ganyan. Focus tayo sa justice. Tama ka, Poor Angel. Ha? Irene Cortel, nak, shout out ha. Tay, sabi niya. Long time no si Irene ha. Tay, kawawa na pala ngayon yung mga pumapatay. Tagal mong nawala, papatawanin mo lang pala ako, Irene Cortel ka. Tay, kawawa na ngayon pala yung mga pumapatay. E paano yung mga pinatay nila ni Bantag? Iba na talaga ang Pinas. Kung sino ang mga makasalanan, sila pa ang kawawa pag kinasuhan. Totoo yan, Irene Cortel ka, nakagaling mo ha. Onofre Jara, shout out ha. Mayor pa lang si Digong, nagpapatulong na si Gokong Wei sa kanya? Ay bato, sino ang binola mo? Totoo yan, Onofre Jara. Loloko tayo nito, mag-amo na to eh. Jack Enorme, shout out ha. Ang taong masama ay paparusahan dito sa lupa. May bonus pa sa impyerno afterlife. Lesson sa mga ganid. Tama ka dyan, Jack Enorme. Ha? Kalat ni Baya, shout out, my friend. Sabi niya, good morning, Karox. Tirayan mo, Karoke, kahit ginabi. Visit. Joaquin Mesa Jr., shout out, sabi niya. The style of fabricating criminal cases began with DOJ Secretary Aguirre. It worked against Senator De Lima, General Bantag. Now with Congressman Tevez, di ba? Chief Justice Sereno was also victimized. Sindikato kasi. Narco kleptocracy, sabi ni Joaquin Mesa Jr. Oh. Ah. Kalahat ni Baya ulit. Hoy, paring Arne, hindi ka nag-iisa. Kami ni Karoke ay kawawa rin. Visit. Ah. Kalahat ni ulit. Oh. Karoke, wag na tayo dyan sa Maring Pinky. Karoke, wag na tayo dyan kay Maring Pinky. Wala yan sa kalingkingan, kilala natin. Shout out, Shay Inc. London, UK, nak. Ha? Padala mo nga sa akin ka lahat ng ano niyan, yung tag dito. Ay, hanapin ko nga. Nahanap ko eh, yung Facebook niya eh. Oo, hindi ko na makita eh. Nagtampo eh, kasi bongbong yan eh. Ewan ko ba dyan? Kalahat niya ulit ito. I cannot see. Any logic in there, Idol Norman? Totoo ah. Kalahat ni ulit oh. Ang daming satsat. Umuwi at magpakita ka na. Harapin mo ang mga akusasyon sa'yo, laban sa'yo. Puro satsatan. Walwalan. Parang nasa palengke tayo nito eh. Ungas. Bili kalahat ni. Ano to? Anong love triangle? Sorry, Susan De La Cruz, shout out ha. Sorry, Karox. Tanim. Iisa ang lingwahe nila. Mas matapang pa talaga ang akusado. Fairness. Ngayon, naghahanap ka ng fairness? Naghahanap siya ng fairness. Totoo, Susan De La Cruz, naghahanap siya. Akampado Galo, shout out ha. Ha?
It's very good news for us, Sir Rox. Sarili ko pong reaction ito. Madami pong punto si Kong Arnie sa kanyang mga sinasabi. Pero hindi ko naman po pwedeng sabihin na inosente siya sa mga akusasyon laban sa kanya. Parang meron pa pong ibang may kinalaman sa krimen na naganap na ibinabato sa kanya. Katulad din po kay Bantag na wala din daw siyang alam sa mga akusasyon, sa mga kasong isinampa sa kanya. Bakit nga naman siya ang nakasuhan? Pasil po sa akin yung sinabi ni Kong at Kong Army. Nakawawa daw siya at si Bantag dahil sila ang nagsasuffer sa mga nagaganap na krimen. Meron pa bang talagang may ibang nakakaalam sa mga pangyayari, sa mga krimen na nangyayari? Abangan po natin kung meron pa pong ibang sangkot para sa mga nakasubaybay sa totoo lang ng ating Sir Rox. Totoo yan ha, Acapadogalo ha. May kakantahin to eh. Sa totoo lang may kakantahin to eh ha. Ay ako, Lord. Alberto Laer, shout out ha. Karox, ang hearing sa Senado, parang nanonood lang kayo ng piyesta ng bayan. Nakakatawa, sayang lang ang pinasosweldo sa buwis ng taong bayan sa kanila. Totoo yan, Alberto Olaerca ha. Teka mga boss. Asa na ba yung sinampa ni General Katapang sa ombudsman? Maliwanag po yun. Bakit nawawala na naman sa usapan yung graft and corruption at saka yung plunder? Marami hong nakita si General Katapang nakawalang yan sa Bucor na ginawa ni Bantag. Ha? Nawawala si Bantag, nawawala din ho yun eh. Nawawala na sa eksene yung sinampa ni General Katapang eh. Kailan ba dapat sagutin yan? Naisampa na yan. Yung mga ganyan supwe na dapat sinasagot yan within 15 days. Asan na? Wala. Walang sagot dyan. Ang tagal na yan. Pera huya, malaki. Billion din yata yan. Billion. Nasa na si Bote, yung kasama niya, na nagpirma sila na magkakailipat yung Bucor dun sa lupa ni Bote. Acapadogalo ulit to. Dagdag ko lang, Sir Rox. Ako naman po ay isang taong kinapos sa kaalaman. Toto, malupit na naman to. No? Dagdag ko lang po, Sir Rox. Ako naman po ay isang taong kinapos sa kaalaman, lalo na sa edukasyon na nakapagpapahalaga sa tao upang mapaunlad ang bawat individual. Parang hindi maging mangmang. Dito po sa Senado, kapag may ginaganap na investigasyon, kapag nagtatanong na po ang ilang senador na mga testigo na humaharap sa isinasagawa nilang investigasyon ay hindi po kainti-interes pakinggan ang mga tanong ng nagtatanong na senador. Isang institusyon ng bansa ang Senado na isa sa pinakamataas na may malawak na kapangyarihan sa bansa. Sa ngayon po ay iba na ang ating Senado kumpara nung araw nang bawat senador ay may malawak na kaalaman sa kanilang pinasok na profesyon bilang senador. Ngayon kahit kulang ka sa kaalaman, pwede kang maging senador basta doon ka lang kakapit sa magagaling sa mahika. Diba ganyan ang napapanood ng mga tao sa karnabal? Hindi ka panipaniwala pero nagawa ng isang magician ang hindi inaasahan ng mga manunood sa kanya. At matapos magawa ang magic, ay nagpapalakpakan ang mga nanonood sa kanya, sa kanyang magic. Tama ba, Sir Rox? Ang galing mo, ha? Acapadogalo, totoo, ha? Ay, nako. Ewan ko kung ano nga ito, Senado na to eh. Sinabi-sabi na nga ni Atty. Enzo, tsaka na ito si Patawa na lang to eh. Ito, si Atty. Libayan eh. O, talaga, kayong kuya na lang eh. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Ayos lang yan, nagdadadaldal si Tevez. Pagsablay niyan, mahuhuli ang isda sa sariling bibig. Totoo yan, Reynaldo Gonzalez. Felisa,
Narcida, welcome to the club. Ikaw kasi, Kong Tevez, ang nasa hot seat ngayon. Kaya sumagot ka lang pag lumabas ka na at harapin mo ang kaso mo. Kasuhan mo din sila. Oo, oh, tama ka dyan, ha? Pilis, ha? Ay, si Friend Aimee, oh. Shout out, Friend Aimee Bingson, ha? Lahat ho ay gagawin na dahilan para lumusot. Maari ring mga malapit kay Digamo or mismong mga bodyguard ni Digamo ay nabayaran sa tamang halaga. E mayaman si Tevez, eh. Ganyan, ay, kayang-kaya niyang magbayad kahit gaano kalaki. Tama ka dyan, Friend Aimee. Friend Aimee ulit, oh. Kay Boeing at Avalos ay wala din akong bilib. Mukhang nagdadrama lang sila. Totoo yan, Friend Aimee ka. Hoy, namimiss na kita, Friend Aimee, ha? Tawag ka bukas. O, usap tayo. O. African Sai, shout out, ha? Shirley Jaser, shout out, sabi niya. Ang masasabi ko lang, Karox, ang kasamaan ay may hangganan. Sa dinami-dami ng nagrireklamo tungkol kay mga Tevez, parang naniniwala talaga ako na hindi sila mabuting tao. Panapanahon lang kasi yan. Maaring nakahanap lang ng katapat ang mga Tevez. Totoo yan, Shirley Jaser, ha? 3J si Hope, shout out my friend. Dolor Garcia, my friend, shout out, ha. Eman Escalona, nak, shout out. Aya Suleiman, nak, shout out sa iyo, ha. Salamat, salamat sa tulong mo dyan sa anak ko dyan sa bansa mo, ha. Ay nako. Oy, mission accomplished, mga boss. Tapos na naman natin itong vlog na to. Engineer Joseph Casco, Chato Casco, shout out, ha. June Gabriel, my friend, shout out. Salamat sa mga tulong, ha, mga boss, ha. Arnel Army Castillo, shout out, mare, pare. Tom Bakay, my friend, shout out. God bless po. Nakakonti-konti nila, isang oras naman tayo nagkakwento-kwentuhan ng mga boss. Tita Min, happy birthday ulit. 88th birthday ng tita ko. Oo. Ayoko na umabot ng ganyan. Pero, eh, kung eh, mahaba ang kandila mo, eh, di ba, tita? God bless, dasal, mga boss. Yun lang ang panlaban natin sa nangyayari nito sa bansa natin ngayon. Walang iba. Walang iba. Chief Justice. Ano ito? Justice. DOJ. Puro... Digong is the name. Magandang gabi po. Hoy, Jeff Ramos na. Munti ko makalimutan si Jeff. Shout out, ha, Jeff Ramos na ka. Boyongkong Balong. Pag ano, tawag ka sa akin, ha.